Good day! So today, pag-aaralan natin kung paano gumamit ng Google Classroom. Paano pumasok sa Google Classroom, rather. So unang gagawin natin, pupunta tayo sa web browser natin, sa Google o kaya sa Mozilla, Firefox, kung anong ginagamit nyo. Ako, gumagamit ako ng Google. So search lang natin sa search button ang Google Classroom. Ito ay kung ang ginagamit nyo yung cellphone or laptop or desktop. Pag sa laptop, pwede rin naman din eh. Dito sa mga tuldok-tuldok na to, pindutin nyo lang yan dyan. Nandyan din sa options yung Google Classroom. Wala din eh sa akin. Okay, search na lang natin. Diyan yung Google Classroom, yan. Click natin, yun na search natin Google Classroom. Pero kung dun sa applications natin, sa cellphone, meron tayong application ng Google Classroom, i-click lang natin yon. Tapos, ilagay lang natin yung email natin. So, ang email natin ay nagagamitin ng mga estudyante, ng mga bata. Yun yung DepEd account na binigay sa kanila last school year. Yun yung may R4A-3. Yun yun. Yung LRN nila, tapos may sunod number at R4A-3. So, gagamitin ko dito DepEd account. Kung nagamit nyo na dati sa laptop, yun yan, nag-a-appear na dito. Nandito na. Pero tinype ko pa rin para makita nyo kung paano. Then, click next. Then, lagay na natin yung password. Itinype na natin yung password. Kung gusto nyong makita yung password, show password. Pero hindi ko papakita sa inyo yung password ko. Then, next. Ayan. Nandito na tayo ngayon sa Google Classroom. Ito yung makikita natin sa Google Classroom. Ganito. Ang pagkakaiba lang, ang sa akin kasi ay sa account ng teacher. So, dito, nakalagay dito kung anong grade, tapos anong subject at sinong teacher. Dito, grade, subject, teacher. Tapos, nandyan sa picture na yan kung sino yung advisor nila. So, yan yung itsura ng mga classrooms. Try nating buksan yung isang classroom. Ang open ko yung grade 6 Sagittarius. Ito kasi yung ginagamit kong Google Classroom kapag nagpapabasa ako ng estudyante ko. So, ito. Ito yung itsura ng classroom. Ganito ngayon yung classroom natin. So, nandito ulit kung anong grade. Tapos, dito yung subject. Tapos, ito yung class code. Ito yung Google Meet. Kapag pag-a-attend na tayo sa meeting, itong link na to, ito yung i-click natin. Pag na-click natin yon, ganito naman yung lalabas. Camera is starting. So, yan. Nakikita na kayo. Naka-on na kasi ang camera. Tapos, ito yung sa camera. Pwede nyong i-off ang camera. Pag nakaganyan, may pula. Tapos, may line na ganon. Ibig sabihin, off cam. Tapos, pwede nyo bubuhayin nyo uli. Sinasuggest, pag nasa klase, naka-on ang camera ng estudyante. Tapos, ito naman sa microphone para naririnig yung sinasabi nyo. So, suggested, kapag oras ng klase at hindi naman sumasagot, i-off muna yung mic. Pero, kung sasagot ang bata, syempre, i-on ang mic kasi hindi sila maririnig. So, ini-off ko, ang naka-on lang ay camera. Tapos, join now. Makakapasok na tayo sa klase. Yan ang magiging itsura ng classroom. Ako pa lang ang participant kasi ako lang ang nandito sa classroom ngayon. Pero, kung yan ay nasa regular setup or regular class, madami ditong makikita niyo yung mga camera ng mga bawat isang kasali sa meeting. So, lahat ng kibu na ginagawa niyo dyan ay nakikita ng mga kasama ninyo. So, sa teachers naman, teachers, pag aalis na ng sa video call or estudyante na aalis sa video call, ito lang yung pipindutin natin, leave call. Tapos, halimbawa, i-on na yung mic, click lang ulit yung mic, tapos i-off ulit yung mic. Ito yung camera, naka-on yan. Pag naka-red, ibig sabihin naka-off.
picture nyo ang lalabas kung may nakalagay kayong picture. So, isinasuggest namin ng ilalagay na picture ng bata ay disente naman sana. Ano po? Kung hindi man naka-uniform, at least naka-t-shirt po. Tapos, ito yung mga captions. Kung halimbawa hindi maintindihan, nalabas naman dyan yung mga captions, yung mga sinasabi. Kung tataas ng kamay ang bata habang nagkaklase, pipindutin yan. Mag-a-appear yan sa teacher na makikita ang nagtataas ng kamay ang bata. Ano po? So, pagtapos na, ang teacher naman po kadalasan ang nagli-leave ng call. Yan po, pag nag-leave call. Pag kayo lang ang aalis, syempre, just leave the call. Pero ang ginagawa ng teacher pag umaalis, end the call. Pag ini-end na po yung call, ibig sabihin, tapos na po ang klase. Pero halimbawa, estudyante po ang nakapag-leave ng call, nakapag-end ng call, syempre, iyo-on uli yun ng teacher. So, yun po, naka-log out na ako doon. Ito na ngayon, ang loob na. Yan. Balik tayo sa mga klase natin. Dito sa classes, naririto din po, dito natin makikita yung mga activities na dapat gawin ng bata. Dito sa to-do, pag kinlik nyo yung to-do na yan, makikita nyo dyan yung mga dapat gawin ng teachers, yung mga hindi pa naiipasa ng teachers. Ng estudyante pala, hindi ng teacher, sorry naman. Yung kailangan gawin ng bata, nandyan, assigned. Pag sinabi nating assigned, yan yung mga dapat pang tapusin ng estudyante. So, nakalagay dyan kung alin ba yung walang due date na dapat nang matapos, alin yung dapat tapusin ngayong week, next week, or sa susunod pang malapit nang matapos ang due date. Tapos, pag napalagay dito sa missing, ibig sabihin po, hindi nagawa ng bata sa tamang oras. Late na po yun, ibig sabihin. Pero, kailangan pa rin maipasa ng bata kahit late na yon. Tapos, kapag nakapagpasa na sila, lahat ng naipasa, dito sa done makikita. Ibig sabihin, nakapagpasa na kayo pag nasa done. Dito, ulitin ko, pag dito sa assigned, nandito yung mga gagawing activities. Missing, ito yung hindi nagawang activity ng bata. Tapos sa done, nandyan yung mga natapos ng activities ng bata. Balik po ulit ako sa classes. Yan. So, balik na po ulit. Tapos, kung tapos na, pwede na po tayong mag-sign out. Pero, sinasuggest ko, kung sa cellphone naman, kahit hindi na po natin i-sign out. Ano po? So, dito, magsa-sign out ako. Pag na-sign out, yan. Tapos na po. Okay. Sana po ay nakatulong sa inyo ito.